Ika-anim na kabanata. Kaya bilang matatagal nang sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy sa mga malalalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay, at paghahatol ng Diyos sa magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip pong loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng banal na espiritu, nakatikim na ng kabutihan dulot ng salita ng Diyos, at nakadama na ng kapangyarihang ihahayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos, dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Makatarungan ng Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas, para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Sa halip tularan niyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Tiyak ang pangako ng Diyos. Tingnan niyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Sinabi niya, "Talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo." At pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahihigit sa kanila, para paniwalaan sila at wala nang pag-usapan pa. Ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa, natutuparin niya ang pangako niya. At ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa, ay hindi mababago, dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla, at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin, dahil umaabot ito sa pinakabanal na lugar, kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.